pagdating, malaya. Batid ko halap mo, ang aking pangasi ng pagkabuhay, hinahamon mo ba ako sa isang pagkatumala? Ganyan lamang po ang paraan. Bakit, Hernando? Anong mensahe ni Padre Lazaro? Nagdadalang tao si Esperanza. Nakikipaglaban niya yan si Malaya, ang aking makaptan. Lahat ng nararanasan ng dungan ni Malaya ay siya rin natatanggap ng kanyang katawang lupa. Hindi niya matatalong isang diwatang tulad ng sa'yo naman, Duman, ang nabigo sa pagkikipagtunggali sa akin. Hindi ko malilimutan, Wagis, ng dungan na ito. Siya ang dungan na nagbigay sa akin ng pagkain sa gubat. Hindi ko pinanghihilama na ipagkaloob ang bawat batang ng pamasi ng pagkabuhay kay Malaya. Humihingi na muli ang katawang lupa ni Malaya. Matagumpay na kapalag uli ang dungan sa katawan niya. Hayaan muna nating magpahinga si Malaya. Hindi madali ang tinahak ng landas upang makapanaguli ang kanyang dungan, kanyang katawan. Sa kanyang pangalawang paglunggat, makikita niya na ganap na ang kanyang pagbalik sa lupa. Madre de Dios. Kung ano man pong kamabalaghan ang nangyayari sa katawan ko, sana po ay pangalagaan ninyo ako. Wala kang dapat katakutan, Esperanza. Pagdugundiwata ang ama ng iyong anak. Kung kaya't kakaiba ang paglaki niya sa iyong sinapupunan, huwag kang mag-alala pagkat may gabay siya ng mga diwata. Isa kong diwata? Padre, nagpakita po sa akin ng isang maamong pasigit na diwata. Ngayon ay naliliwanagan na ako kung bakit napakabilis ang paglaki ng aking... Por Diyos y por Santo Esperanza, nahihibang ka na ba? Hindi totoo yung mga diwatang yan. Gawa-gawa lang yan ang mga indyong mangmang. Ngunit totoo at malinaw po ang aking nakita, Padre. At may saysay po ang kanyang sinasabi. Kakaiba ang lakas at kakaibang tao si Indyo. Kaya't malamang ay kakaiba rin ang paglaki ng aking tiyan. Kakaiba ang aking pagdadalang tao. Pinalaki kitang sagradong Kristiyano, Esperanza. Pero bakit puro kasamaan ang lumalabas sa bibig mo?
ang demonyo ang tumutulak sa iyo para maniwala sa mga diwata. Sinaribang ka ng mga masasamang espiritu mula nang nakipagtali ka sa hindi mo kabiyak. Ang mabuti mong gawin ay magdasal ng mataintim sa ating Panginoon at humingi ng kapatawaran sa mga kasalanang nagawa mo. Halika, magdasal tayo. Ngayon din. Saan ako? Narito tayo sa kagubatan ng iyong tinubuang lupa, Malaya. At binabati kita sa pagkabuhay mong muli. Ikaw ay isang bagong tao na. Daghang salamat, Diwata. Sa kasamaang palad, ay hindi mo nataglay ang iyong kapangyarihan. Pagkat ito ay iyong pinagkaloob sa pinuno ng mga dayo. Kapangyarihan ko, Taglay! Inuutusan kita! Lisanin mo na aking katawan! Ginawa mo ito upang iligtas sa kapahamakan ang iyong kapatid na si Mayang. At ang babaylan. Ngunit, hindi gaya ninyong mga katutubo na tumutupad sa inyong salita. Hindi tinupad ng mapanlinlang na dayo ang inyong kasunduan. Kaya ang babaylan, pati na rin ikaw, ay kanyang ipinapaslang. Inaamin ko nagkamali ako sa una kong buhay. Marahil ay kailangan kong pagdaanan na lahat ng mali para maisagawa ko ang lubos na inaasahan niyo sa akin. At ang totoong sinisigaw ng aking puso, ang iligtas ang aking mga kapwa Indio sa kamay ng mga dayuhan. Pangako. Hindi na ako maliligaw pa ng landas at magpapaalipin pang muli sa mga dayo. At magmula sa gabing ito, susundin ko ng aking bugna kahit na wala na sa akin ang kapangyarihan ng aking ina. Pangakong babawiin ko yun sa anumang paraan. Kung gayon, tanggapin mo ang iyong pabuya, Malaya. Isang handog ang naghihintay sa'yo. Nabatid naming magpapasaya sa'yo muli. Sundan mo ang tanglaw ng bulan, Malaya. Bulan ito ang kanyang diwatang silibulan na siyang mag-uutos dito na ilawan ang landas ng iyong paroroonan. Ano pang hinihintay mo, Malaya? Suntan mo ang bulan. Ngayon din. Rotora. Rotora. Natatakot ako sa ating senyorita. Tila tinatakasan na ng bait. Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa sinasabi niya? Maaaring totoo nga ang sinasabi niya na may nagpakita sa kanya isang diwata. Diyos mio, matakot ka nga, Rodora, sa mga sinasabi mo. At pag narinig ka ng Prayle, ay baka sampalin niya rin ang bibig mo. Ang sa akin lang naman, hindi ako naniniwala na kagagawan ito ng kasamaan sa ating senyorita. Pagkos, ito'y isang biyaya mula sa mga diwata. Ipagdadasal kita, Rodora.
katulad ng pagtatasal ko sa ating senyorita. Inayoyo! Gumagalaw ang bulan sa langit! Tingnan niyo! Mga baging laon! Saan mo ba ako dadalhin? Sumama ka na lamang upang iyong mabati. Mga kabanwa! Tingnan niyo ang bulan! At di na tumatakbo pumunta sa Ilaya. Maging ang buwan na hindi na nais mo natili sa Ilocot. Tila ibig na rin itong lumikas pagkat patid niya ang kalupitan ng mga Kastila sa pukong ito. Bulan, bulan, kung saan ka man tutungo, ihatid mo sa akin kapatid ang aking pagmamahal. Naway matahimik na ang kanyang palag. Tanglawan mo din ang iyong panatag na ilaw ang aking mga magulang. Nang sa gayon ay maging panatag sila na nasa mabuti pa kaming kalagayan. Mahabaging laong, ba't nabayan niyo po ang aking mga magulang? Tingnan niyo! Bakit sila lumalapit sa Ilaya? Ang bulan! Hindi kaya lumabas na naman si Bakunawa? At tangkang kainin muli ang bulan? Itaboy natin si Bakunawa! Bago pa siya lumabas upang kainin ang bulan! Madali mga kasama! Malaya. Hanggang dito na lang ang aking paghahati. Tuntunin mo ang daan na yon at naroon ang iyong pabuya. Hingal! Hingal! Maraming salamat, Libulan. Thank you.
magandang gabi po. Pagpaumanhin niyo po kung nagambala ko po kayo. Ibig ko lang po malaman kung anong banwatong napasuhan ko. Anong pangalan mo? Ako po si... Ang tunay kong ngalan ay Malaya. Ano pong banwatong napasukan ko? Hindi mo kami. Naaalala na yung iloy? Sabing paglaya natin darating, kalakip ang pag-ibig na dalisay, alay sa puso'ng naghihintay. Pag-ibig na sinubok ng panahon, kalaya walang alon ay di na muling mawawala pa sa lupang mahal, sa lupang payapa. Kinabukasan ng bayan ay ipaglalaban. Mula noon hanggang ngayon, ipaglalaban. Ihahatid ng hangin ang pasabing paglaya natin darating, kalakip ang pag-ibig na dalisay, alay sa pusong naghihintay. Pag-ibig na sinubok ng panahon, kalayaan na binuwan ng alon ay di na muling mawawala. Pag-asa na babalik ka. Nanalig ako araw at gabi. Nadaratala sandaling ito mong kakasama kami tayo ng baba mo. Mahal ka namin, anak. Mahal ka namin. Mahal ka namin. Mahal na mahal ko rin po kayo. Wala po akong hiniling noon kundi makita at makasama kayong muli. At ang laki po ng pasalamat ko na kayo ang naging pabuya sa akin ng mga tiwata. Dumating ka sa amin.
nang hindi ka namin inaasahan. Nawalay ka't nagbalik nang hindi rin namin inaasahan. Higit ako lalong maniniwala ngayon na ika'y hulog sa amin ni Laon, sapagkat sa amin ka rin itinagpo. Salamat kay Laon. Mga kasama, magdiwang tayo sapagkat bumalik na ang naitadhana magtatanggol sa ating banwa. Si Malaya! Mabuhay si Malaya! Mabuhay si Malaya! Ito pa anak, kumain ka na kumain. Oh, ito pa. Masalimuot ang mga pinagdaanan mo, anak. Sadyang masasama ang mga Kastilang nanahan sa Ilawod. Napakalupit ng ginawa nila sa'yo. Mapalad ka, anak. Nagmamalasakit sa'yo mga diwata. At hindi ka nila pinabayaan kahit na anong mangyari sa kabila ng lahat. Malaki ang tulong po sa akin ng mga diwata. Sa tulong nila, nabuhay ako muli. At marami akong napagtanto sa mga pinagdaan ng kabuhay ko noon. Tapos na po yan. Kaya kailangan ko na sumulong. Aba, hindi ko naisip na. Marinig ko ang mga salitang yan sa bibig ng aking anak. Paslit ka pa lamang numawalay ka sa amin. Ngayon, eto't bumalik ka. Isang lalaking napakayaman sa karanasan. Eh, kayo naman po, Eloy. Baba. Ano naman po ang pinagkakaabalahan nyo dito ngayon? Tulad ng aming nakagawian, nagpapalipat-lipat ang ating banwa upang makaiwas sa mga dayo. Walang pangkaraniwang pangyayari, hindi katulad na sa'yo. Naging masaya naman kami, anak, pero alam mo, biniyayaan kami nila unang isa pang supling. Si Mayang. Alam ko, ikaw si Manaya. Yung anak ni Tara Madlin. Ako ang kapatid mo. Ang kapatid mo. Tulungan kita. Kilala ko po si Mayang. Nagkakilala na po kami. At alam ko po kung nasaan siya. Nasaan siya? Nos informaron los indios que dieron mover la luna. At naniwala naman kayo. Gawa-gawa lang yun ang mangmang na indio. Deme! Isario! Magandang adlaw, senyor. Tamang-tamang dating mo. May pag-uusapan tayo. Bakit? May inutos ba si Senor Juancho? Wala dito ang encomiendero. Nagtungo sila ng Maynilad. At ako ngayon, ang namamahala dito sa encomienda. Anong pag-uusapan natin? Batid kong isa kang bula ang Katoliko. Isa kang bagamonto na naniniwala sa mga bruha at kapangyarihan ng mga diwata. Hindi ba? Ngayon,
saan matatagpuan ang mga diwatang yan? Nakatira sila sa bundok. Dalhin mo ako doon. Tulungan mo kong maghanap ng diwata. Nang sa ganun, magkakaroon ako ng kapangyarihan. Katulad ng Senyor Juancho. Ngunit hindi madali ang hinihingi niyo, Senyor. Hindi basta-basta nang papakita ang mga diwata. Basta, dalhin mo ako sa Ilaya. Tutulungan mo kong maghanap ng diwata. Kung hindi, tatapusin ko yung buhay mo. Babalik ang dalawang maya at mabubuo tayong maghanap mo. Magtao ka! Sino ka? Totoo nga kung nagdadalang tao ka. Malaki ang paniniwala kung kakaiba ang dinadala ni Esperanza. Ano bang klaseng taong yan sa inyo na yan? Kanina pa tayo naglalakbay at naghahanap ng mga diwata. Ngunit wala pa tayo nung susumpungan kahit man baks nila.